Kung meron man akong napuntahan na maganda at tahimik na beach dito sa probinsya ng Quezon na malaparaiso ang ganda, ay sa tingin ko ay ito na ang lugar na yon. Kaya bago ko pa umpisahan ang episode ng masayang araw namin ito, ay gusto ko na agad pasalamatan ang napakabait na owner ng resort na ito na si Ma'am Venus dahil inimbitahan niya kami na mapuntahan at makita ng personal ang kanilang magandang lugar. Kaya kung tulad ko din kayo na ang hanap nyo ay tahimik na lugar, hindi crowded, yung makakapag-relax ka at syempre magkakaroon ng sapat na pahinga, ay sa tingin ko ay para sa inyo ang lugar na ito. Kahit pangalawang beses na nga namin ngayon dito sa bahay ng SNQ, ay excited pa din kami kasi alam ko at sigurado ako na magiging memorable para sa amin ang lugar na pupuntahan namin. At akala ko nga yung sa bagong tuklas na episode na ang last na masayang araw namin dito, pero hindi pa pala dahil nang biglang mag-message sa akin ang owner ng resort na ito na bisitahin daw namin ang kanilang lugar, ay agad naming plinano ang pagpunta dito. Alam kong maganda ang resort na ito dahil halos kalapit lang din ito ng mga sikat na beach dito tulad ng Kalisay at Bagong Tuklas. Na talagang di mapapahiya sa inyo ang ganda ng dagat. Kaya kung pupunta kayo dito ay madali lang din ang pagpunta dahil parehas lang sila ng daan at nakalagay na din ito sa Google Map. Habang papasok pa nga lang kami ay ramdam na ramdam mo na ang simoy ng probinsya at ito ang isa sa mga nagustuhan ko dito. Walang madaming kung anong nakalagay dahil mas pinili nilang pangalagaan yung natural na ganda ng lugar kaya pilmo ang buhay probinsya dito. At ganito yung klase ng katahimikan ang gusto ng bawat isa sa atin na mahirap mahanap sa ibang lugar. And finally, nandito na kami sa New Palm Resort ng San Narciso, Quezon. Hapon na din ang nakarating kami at nagkataon na kami lang pala ang guest ng araw na yun. Sakto din na pa-low tide na ang dagat kaya nagpahinga na lang muna kami at sinabay ko na ang pag-e-edit ng iba kong video. At pagdating nga ni Ma'am ay nagulat kami dahil may sorpresa pa siyang regalo para sa amin. Thank you po sa pinag-uulat. Thank you po. Mali-ari ng New Palm. Dahil ang plano lang namin ay magpahinga ngayong araw at kinabukasan na lang mag-explore dito sa resort, ay nakipagkwentuhan na lang kami kay Ma'am at nakakatuwa na sobrang dami namin na pag-usapan tungkol sa mga kwento at karanasan sa buhay at kung paano niya naisipang gawing resort ang lugar na ito. So, ayun, dito kami mag-i-stay ngayong gabi. Sa kubo na ito. Hindi muna kami magka-camping ngayon. Oh, ang ganda naman. Kasi anim. Lima lang? Five. Bakit? Pati dito, dalawa sa taas. So, ito yung aming room. Mamayang gabi na tutulugan. Ito lang yung parking. Tapos, nandito na yung mga rooms. Kaya, sobrang lapit lang. Tapos, dito yung CR. Malakas din ang tubig. Tapos yun, dun sa kabilang dulo. CR din yun. Ilang oras na lang ay malapit ng dumilim kaya sinamantala ko ng makapagpalipad ng drone para mas makita ang kabuuan nito. At napansin ko nga nakalapit lang pala nito ang parola ng Barangay Pagdadamayan na nakadagdag attraction din dito sa lugar. At sa mga magtatanong kung magkano ang rate ng mga rooms dito ay mag-message na lang kayo sa Facebook page ng New Palm Resort at ilalagay ko na lang din yung link sa baba para sa iba nyo pang katanungan. Oh, how is it to forget? Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. It's plain to see the best thing in this life's for free, and that's so true now. And there I was with my world falling apart, hoping just to get by without knowing it. I played it
by heart, and now I sing. I'm with you. Ito nga at napaspat na nga kami sa bahagi na ito na halos kalapit lang ng lighthouse dahil sa ganda ng overlooking. Nakakatuwa talaga dito sa SNQ dahil di mo na kailangan sumakay ng bangka para lang marating at makakita ng magagandang beach tulad nito. Kaya kahit nasa dulong bahagi na ito ng Quezon, ay masasabi ko na sulit naman ang biyahe mo dito. We know that love is in the air, like the wind blowing through your hair. Oh, I'm with you now. For the summer to end, thinking about the good times that we had, but they will never come back again. But I'm happy as can be. Tiggy. Pagsapit ng gabi ay binuksan na lahat ng ilaw sa buong resort at ganito pala kaliwanag dito kaya lalong sumarap ang pagtambay namin. At habang nagduduhin nga kami ay itong mga bago naming kaibigan na in-invite din ni Ma'am para mag-dinner dito ay walang idea na nandito din kami kaya nagulat sila nung nakita nila kami. Maganda kami ay doon. Nakadaan lang. Nakita ko yung ID ko. Ano yung ID ko? Grabe lang yung ID. Si Mayra may trip. Pwede ko niya marapos. Pwede niya marapos. Hi, Reggie Vlogs. Hi, Jessa. Jessa Vlogs. Hello. Ano ang name mo? Erica. Erica, tapos si Maymay, saka si Ma'am. Sobrang saya lang na nakasama namin sila sa ganitong pagkakataon, kaya isa din ito sa mga gabi na di namin malilimutan dahil sa masayang kwentuhan, masarap na kainan at kaunting inuman. Kaya sobrang nagpapasalamat kami kay Ma'am Venus na siyang naging tulay para makasama ko din ang mga kapwa ko content creator sa gabing ito. Minsan talaga may mga tao tayong mamimit na kahit di pa natin nakakasama ng matagal ay sobra-sobra yung suporta na binibigay sa atin. Kaya maraming salamat sa inyo at makakaasa kayo na susuportahan ko din kayo sa mga ginagawa nyo. Kinabukasan ay maagap kaming gumising para salubungin ang pagsikat ng haring araw na nakasanayan namin gawin pag mga nasa ganito kaming lugar. Dahil excited na kami makatambay at makapag-swimming sa dagat, ay nag-almusal na agad kami para masulit ang buong araw namin dito sa resort. To start the rebuilding of life, the roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow.
so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a dito na namin ngayon dito sa Nupan, and maganda na yung dagat, kaya naisipan namin na dito na lang kami tumambay buong araw. Ayan, dahil nga private resort, limited lang yung nakakapasok dito, kaya hindi ganun dumadami yung tao. Ay, napakaganda. Ayun lang, sila lang naliligo. Tapos dito kami tatambay. Ganda! Grabe! Perfect meet. Amazing! Tapos paano pa lang to, pa high tide pa lang. So mamaya mas gaganda pa yung tubig dito. Ito yung mga worth it balikan eh. Ganda na dagat to. Pakalinaw. Pati itong mga rock formation na to. Parang nasa Palawan. Oh. Ganda. Para to sa mga ano, tao na gusto solo lang nila. Mm-hmm. Hmm. Sulit yung ibabayad nyo dito sa lugar na ito. Kasi promise. Limited lang ako. Mm-hmm. Promise, puntahan nyo ito. Di kayo di-disappoint. So, ayun. Magre-relax lang tayo dito sa tabing dagat buong araw. Let's go! Isa na nga ang resort na ito sa may pinakamagandang dagat dito sa Quezon na di mo dapat palampasin. Dahil sa ganda at linaw ng dagat ay talaga mag-e-enjoy ka maligo at magtampisaw. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start over new. I'm on my way now. 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 I'll be going away for a while. Oh, and I don't know what I'll find.
right now. I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start over.